Carburetor, bibili tayo ng air filter ng ating Aerox 155 version 1 dito sa Yamaha. Ito kasi mapalitin na eh. Tara, samahan nyo ako mga pare, let's go. Ayan, parada natin na maayos. Enzo. Okay. Thank you. So ito mga pare, magpapalit tayo ng air filter ng Aerox 155B1. So medyo may mga gasgas na yung airbox natin mga pare, pero okay lang kahit ganyan, goods pa naman. So 5 years na rin kasi itong motor natin, so okay lang, wag lang naman yung matinding tama, hindi naman kasi maiiwasan yung mga ganyan, mga unting, mga minimal scratches na yan. So nang talaga eh, nangyayari minsan nga, lalo mong iniingatan eh lalo nagkakaroon ng mga ganyang gasgas. Eh okay lang naman din kasi mga hairline lang naman. So yun nga mga pare, ang gagamitin lang naman natin dito, since stock lang naman yung mga screw natin dito, hindi natin ginamitan ng mga gold bolts or titanium bolts, so Phillips screw lang kailangan natin dito mga pare. So tara, kunin natin. So ito yung air filter ng Aerox 155B1 natin from Yamaha. At screw lang naman ang gamit natin mga pare. So ang halaga nito is 385. Itong air filter na to eh stock at disposable. Ayan mga pare. Hindi kasi ako gumagamit ever since nung mga ano pare, ng mga washable na mga air filter. Kasi para sa akin ha, hindi goods eh. Washable siya, kaso yun nga eh lilinisin mo, gagamitan mo ng tubig. Ang ano naman doon eh mahirap. Hirap gamitan ng ganun yung air filter na ano, na lilinisin yung washable, kumbaga. So hindi ako pabor doon. Kaya sana walang magalit. Kasi kanya-kanya naman tayo ng trip kung anong gusto mong gamitin. Sa akin kasi okay ako dito sa may Yamaha stock na to. So 385 ang halaga nito. So dyan natin kakabit kay Aerox B1 natin. So wait lang mga pare. At ito na nga mga pare, bubuksan na lang ngayon natin tong airbox natin para palitan natin yung disposable na air filter natin. So ang gamit lang naman kasi natin dito ay mga stock na screw. So Phillips screw lang ang gamit natin na ang tanggal. Ayan. Tuloy, kompleto pa itong mga screw natin mga pare. Sa iba kasi ninanako yung mga ganitong screw na ganito eh. Yung bang ano, masyado makakatiyo yung mga kamay. So okay naman, wala pa sa ating nang gagawa ng ganun, gumagawa ng ganun na tanggalin ang mga screw, palitan ng kung ano man or gaguhin kumbaga. So hindi pa naman nangyayari. Ayan, bali 5 screw ito, 6 na screw pala, sorry, kapagalatan na bihira magpalit na. Ito kasing air filter stock na ito mga pare, eh every 6,000 or 8,000 kilometers
ang pagpapalit ko nito. Ayan nga. Ayan. Tabig-tabig pa. Ayan mga pare. Maitim na rin siya. So, nakadalawang change oil na ako nito. Ngayon pa lang ulit ako magpapalit ng air filter ng Aerox. So, ayan. Ang dami na niya pare. 6 to 8,000 kilometers bago ko ulit magpalit nito. Ayan. Siyempre, yung iba mga pare, o lalo yung mga newbie rider, nagtataka bakit daw merong langis dito. Ito. Medyo mabaho. So, ibig sabihin yan, goods na rin na tayo ay para magpalit ng air filter. Pero, yun nga, yung sinabi nung iba, mga napanood ko mga pare, ang langis na daw to, umaapaw daw to sa makina. Meron daw na pinuno niya yung paglalagay ng langis dun sa makina, sa engine. So, para sa akin mga pare, hindi ako naniniwala eh. Kasi ang ginawa nga nila ay pinuno daw nila, tumataga. So, ang ginawa nila, nagbawas sila ng langis na nilalagay. So, ganun pa rin. Para sa akin kasi mga pare, ako hindi naman ako mekaniko, pero meron akong alam kahit paano sa sasakyan, sa motor. So, tignan natin mga pare. Ayan o, langis. Diba? Ito yung breather. Ito yung breather hose to mga pare. Ito, yan. Breather hose. At mismong dito rin, dumadaan yung intake nung hangin. So, talagang kailangan natin ng filter. Diba? So, stock na filter yung gamit nga ulit natin mga pare. So, para sa akin kasi, ang paliwanag dito mga pare, hindi naman siya totaling tumatapon ang langis. Bakit? Air filter ito. Bakit magkakaroon ng langis dito kung tumatapon? Ang makina nando doon. Ayan, andyan ang makina. Kung tumatapon na sinasabi natin nito, di sana itong langis na to, itong makina na to, naliligo na to sa langis. Ayan, naliligo na yan. Kung talagang may tagas yan. Iba naman kasi may tagas na yun talaga mga pare. Kung talagang may ano yan eh. Kung talagang may problema yung makina natin. At kasi itong makina naman natin mga pare, stock ito. Ayan. So, hindi problema ng langis na nilalagay mo kung talagang sinasabi mong umaapaw. Kasi, ang sabi nung iba, o nung ibang mekaniko daw, umaapaw daw yung langis. Pinuno niya, umaapaw. So, ang ginawa niya, nagbawas siya ng langis, umaapaw pa rin. So, hindi yon mga pare. Dito yan, sa breather hose. Breather hose. Ibig sabihin breather hose, hangin lang yan, mga pare. So, talaga napupunta yan dito. Wala akong nakitang may air filter na ganito na motor na walang tapon na ganyan langis. Hindi naman talaga pati totaling tapon yan, mga pare. Ito, moist lang. Moist lang ito. At magtaka kasi tayo niyan kung talagang itong airbox na to punong-puno na ng ganyan, ay hindi na normal yon. So ayan lang yan. Moist lang yan, gawa nitong breather hose na to. Hangin lang yung dumadaan dyan eh. So napakalaking bagay nito. Kung walang ganito yung breather hose na to, malamang dito yan, puro langis na to dito sa atin, dito sa makina na to. At kung sinasabi nga ninyong ito ay umaapaw, dito naman sa panggilid natin na to, mapupuno na langis to, lalo dito. Dudulas na siguro yung B-belt natin yan dyan, kung talagang umaapaw yan. Kasi ito nga lang yan, sabi nyo, langis na tumatagas. Umaapaw. So, kung dito yan, pasok ka agad yan dyan. Dito sa pulley natin, pasok ka agad yan, langis na yan. So, i-slide ng i-slide dyan. At makangamoy langis na rin mga pare. Hindi natin alam kung ano ba langis yung ginagamit ng iba. Kasi ako, hindi naman na yung stock na langis ang gamit ko rito. At ito kasing panggilid natin mga pare, nakakalkal lang ito. Stock pa rin pero nakakalkal.
So ayun, balik tayo dito sa air filter, sa air box na to. Ganun talaga eh, magkakaroon talaga ng moist ito dahil nga doon sa breather hose na to. So ayan, after 8,000 to 6,000 kilometers kong gamit, ito na siya mga pare. Oh. Yung iba nakita ko kung ganito, kasi nagtitipid sila, ano daw, yung nililinis nila to, nilalagyan ng degreaser at pinapressure washer. Para sa akin kasi mga pare, sila yon. Sa kanila yon, gusto nila yon. Ewan ko kung gusto nila makatipid. Kasi sa atin naman, sa mga motor natin mga pare, personal natin to, hindi naman natin kailangan magtipid. So, magkano 385, not bad, diba? Pang matagalan naman na gamit. Kasi nga, stock lang to. So, okay lang. So, yung ipapalit nga natin, yan o, stock pa rin. Kahit naman doon sa Mio ko nung dati, hindi ako nagpalit ng mga kung ano-anong filter na aftermarket. So, laging stock lang ako. Tapos yung iba naman, yung washable yung ginagamit nila. Ito hindi naman kasi washable to eh, pero ewan ko bakit nila ginagamit na linisin to. Disposable to eh. Yung mga iba naman na ginagamit ng iba, washable. So hindi ko alam kung anong mga brand yun eh. Siguro nga dahil hindi nga ako gumagamit. Ang gusto nilang gawin, linisin. Hindi ko alam kung paano matutuyo yun mga pare. Kasi ito, karton to. Ewan ko kung ano nasa loob nito. Yun nga, sinasabi ko, hindi naman ako mekaniko. May alam ako, pero hindi ako totally mekaniko na napapanood dati na magagaling sila magkalikot ng mga motor nila. So, doon sa washable naman na filter na yon, hindi ko alam kung magkano halaga nun mga pare. At para, ewan ko siguro, sobrang mahal ba yon? Bakit kailangan nilang tinisin? Ayaw nila yung itapon. Diba? Hindi ko alam kung sila ba ay nagtitipid or what. So, pero nasa kanila naman yan mga pare, kung yun talaga yung gusto nilang gamitin, washable o yung ganito na disposable pero nililinis nila. Kasi mahirap din to mga pare, bakit? Diba? Ganito nga yan nakalagay. So dito tatagos yan. Kung ito ay washable, pinagpag natin, binilad natin sa araw, hindi naman natin sigurado kung ito ay wala ng mga tubig-tubig sa loob. So, ilalagay mo yan dito ngayon sa airbox mo. Ilalagay mo yan dyan. Sisip-sipin ngayon itong hose na to. Ngayon, di ba? Makita naman ninyo mga pareho, open. Sisip-sipin ninyo. What if kung ito ay nilinis lang natin, pinatayo, sige, sabihin natin ilang araw natin pinatayo, hindi natin gagamitin yung motor natin, walang ganito, hindi naman tatanggi na walang air filter eh. Pero ibig sabihin, dinisen nga to ng motor shop, ng motor company, na merong ganito. Yung iba kasi, mga masyadong mga aftermarket na lang din na mga air filter eh. So, di ba mga pare, sipin nyo, walang filter to, o kaya washable to na hindi naman natin alam kung kailan to natuyo o matutuyo. Hindi naman to nilinis natin ngayon, natutuyo ka agad eh. Diba? Oh, so, dyan yung papasok mga pare. Oh. Saan ba punta niyan? Diba sa loob ng makina? Mas gugustoy pa ba natin magkaroon ng problema yung loob ng makina natin? Kumpara lang sa simpleng filter lang, hindi naman libo yung halaga nito. Diba? Tsaka hindi naman totally required na mga motor shop, motor company na every change oil mo, magpapalit ka ng ganito, ng air filter. Diba? So, ewan ko. Siguro may halo na lang silang pagtitipid, arte, o naano sila doon sa mga iba, gumagaya, sumusunod sa uso. O, diba mga pare? Ayun o. Kung ito talaga ay tagas nga ng langis doon sa engine, o umaapaw, masana-sana yung loob nitong panggilid natin. At nag-i-slide na yung panggilid natin. Alam naman natin to. Diba? Pulley. Yung bola, nandiyan dyan. Yung B-belt. Tapos yung bell. Diba, mga pare? Kung sinasabi nung iba, nung mga napanood ko rin, iwan ko sa kanila.
yun yung pagkakaalam nila eh. Sinasabi nila na umaapaw daw yung langis na to. Oh, lahat naman talaga ng makina eh mainit eh. Nagbabawas, pero hindi naman totally magbabawas yan or totally aapaw na sobra-sobra. Kasi kung talaga naman sumobra yung langis natin dyan or umapaw, nag-overflow, eh ramdam mo rin sa motor mo. Ewan ko, yung iba kasi, basta na lang din silang gumagamit ng motor, sakay lang na sakay, walang problema. Pag nagkaroon ng problema, doon sila ngayon nagkanda o gaga sa pagpapagawa ng motor nila. Kasi ganito daw yung paggawa, mahal, ganito, bla bla bla. Kaya nga natin minimaintain yung motor natin eh, di ba? Kaya nga tayo nagpupunta sa mga mekaniko sa maintenance para dyan. At kagaya nga nito mga pare, eh ito kasing motor ko eh 2 weeks ago kati-change oil lang. Oh, 2 weeks ago, 'di ba? Nagmo-moist na siya. Kung tayo sinisipag, kung naglilinis tayo ng motor, eh pwede mo naman isama sa linis 'to eh. Pero 'wag mong pagbibintangan na ito ay maapaw. Kalokohan 'yan, mga pare. Walang ganoon, walang ang langis nagbabawas dahil mahinit ang makina. Pag bumabiyahe, depende na kung saan tayo mga pumupunta, lalo na yung mga naglo-long ride, di ba? Pero wag natin pagbintangan na ito ay umaapaw dito na punta, samantalang doon sa makina, wala. Ay kalokohan yun. Walang ganun. So, 2 weeks ago, nag-change oil ako. 600 kilometers pa lang yung natitrip ko ngayon. O, tapos magpapalit ako nito. At ito na nga yun. Sige mga pare, wait na lang ha. So ito, pupunasan na lang natin to. Wala namang ibang solution dito kundi punasan ng tuyong basahan or wag. Yung iba sinasabon, pero okay lang naman din. Sa akin, di ko kailangan sabunin eh. Tuyong basahan lang, okay na ako dito. Ito lang mga pare, yan oh. Hindi lang naman ang simpleng paglilinis dyan. Yan, yan lang naman. Tatawa ako sa kanila eh. Sinasabi nila maapaw daw. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Sa tagal kong nagbumutot ng mga matik, maapaw yung langis at napunta sa airbox. Nagmo-moist yun dahil ulit doon sa may breather hose. Kung nga yung tinuro ko sa inyo kanina mga pare. So, yun lang. Ayan, tuyo na. Siguro mga 1 week. 1 week ulit, 2 weeks maaaring may moist na naman to. Pero hindi naman na yan, hindi naman na to sa sobra ng langis yan dyan. Hindi nga natin nakikita na may langis dito. Oh, kahit nga dito mga pare, oh. Wala nga langis. Oh. So, dahil lang yun sa breather hose mga pare. Eh, ayan, ayan lang naman yung observation ko dito sa motor ng mga matik na ganito. Ewan ko lang kung ano, paki-correct na lang ako, paki-comment na lang dyan sa comment section para maliwanagan din ako, para malaman ko rin. So, muli, sinasabi ko nga, hindi naman ako mekaniko, pero meron akong alam sa motor, sa mga piyesa, sa mga kailangan gamitin, mga prevention, alam ko. So, ito na mga pare, kakabito natin itong stock ng air filter ng Yamaha. Okay. Eh, natawa pa ako doon sa isang napanood ko sa YouTube. Mga pare, sinabi pa doon nung mekaniko ng Yamaha na umaapaw daw dito. Kung sinabi niya lang talaga kung saan branch yun. O kung dito lang sa Metro Manila, pupuntaan ko talaga siya eh. Sasabihin ko talaga sa kanya, tatanungin ko siya kung talaga bang kung bakit niya nasabi na bakit umaapaw yung langis dito. Eh, doon sa makina wala. Wala nga tagas yung makina natin eh. Di ba? Nakakatawa. So, ito mga pare, talagyan na natin tong stock ng air filter. Pakalinis, di ba? Tapos ito naman, ito nga, pinanasan na natin tong kapartner nung airbox natin eh. So, ayan. At ako naman mga pare, nga, mabalik tayo doon sa sinabi ko kanina, kanya-kanya na lang naman tayo ng diskarte kung anong gusto mong gawin. Kung ito ay gusto mo ng yung mga washable, gusto mo nung ganyan, disposable, wala naman problema. Nasa'yo naman yan.
At ito, yun nga, mga pare. Wala naman akong problema kung ano ginagamit nila ng mga air filter, kung washable o reusable. O kaya yung stock na ginagawa nilang washable. Nasa kanila naman yun, mga pare, pero para sa akin, 385 na air filter, titipirin mo pa, motor mo naman tong ginagamit mo. Di ba? Maliban na lang siguro kung motor ng ibang tao na pinakisuyo lang sa'yo eh. Gusto mo lang magtipid. Pero, yan o. Paka simple lang. Ta. 5 years na itong motor natin, mga pare. Ni minsan, di pa tayo nagkaroon ng problema rito. Ni yung battery nga nito, stuck pa rin eh. Ang accessories lang nito, mga pare, na di kuryente eh. Dalawang auxiliary lang. Pero hanggang ngayon, yung battery ko, stuck pa rin. Ha? Nasa paggamit talaga natin. So, ito ngayon, mga pare, start na ngayon natin motor natin. So ayan, mga pare, smooth na smooth yung tunog na makina natin, mga pare. Medyo maingay kasi yung pipe natin naka aftermarket na. Pero okay pa rin to, mga pare. Ha? Try natin i-rev up. Di ba? Smooth na smooth eh. So, air filter na disposable, ano gagawin ko rito? Dinisin ko pa ba? O spare ko pa ba? O ipamigay ko pa ba sa tropa? kaya naman, bibigay pa natin yung ganito, di ba? Tol, dinisin mo lang to, sa'yo na lang, pwede pa yan. Hindi naman tatanggi, di ba? Pero nakakaya eh, 385 lang, bilihan mo na lang yung barkada mo na kailangan nyo ng ganito. Kaya saan naman ibigay mo ba to? Almost 8,000 kilometers na yung pinagdaanan nito. Oh. Ha? Ayos, mga pare? So, mali, mga pare. Maraming salamat sa mga nanood ng aking video. Pakishare nilang tong video na to. Open din ko sino mas mag-comment dito para maliwanagan din tayo lahat kung tama ba yung mga pinaliwanag ko rito, mga pare. So, mali, opinion ko lang naman din yon. Hindi ako mekaniko na professional, pero meron akong alam sa motor. Kasi matagal na rin naman ako nagmumotor eh. Muli, pa-subscribe at pa-like and share, comment na lang ng aking video. So, Kamotorel sa 24, maraming salamat. Peace out.